Jackie, marami pa ba ang nakapila ngayon sa eskwelahan? Karen, kakaunti na lang ang mga taong gustong pumasok o pumapasok sa Tenement Elementary School dito sa Taguig. Ang gate sa likuran ko kanina ay napakarami ang mga tao nagsisiksikan kaninang umaga, mahaba ang pila, pero sa ngayon ay kakaunti na lang ang pumapasok at humahabol para makaboto bago mag-alas 7 ng gabi. Higit 46,000. Yan ang bilang ng mga botante dito sa Tenement Elementary School, kaya halos hindi maubos-ubos ang mga tao kanina. Madaling araw pa lang, marami na ang pumila, marami rin ang di-alintana. Ang tirik na araw, basta't makaboto lang sila. Ang Tenement Elementary School ang may pinakamaraming bilang ng botante sa buong bansa. Pero ayon sa principal na si Cheryl Fernandez, naging maayos naman sa kabuuan ang naging proseso ng pagboto. Isang vote counting machine ang nasira mula sa higit 60 presinto. Pero paalala ni principal, pagpatak ng alas 7 ng gabi, wala nang makapapasok sa eskwelahan. Ang papayagan na lang na makaboto ay yung nakapila pa sa labas ng polling precinct. Salog na sila ng school, pawubutuhin pa rin sila, pero yung malayo, 7 o'clock, malayo pa sila sa school, hindi na sila makahabol talaga. Papasara ko na rin ang gate. Karen, malalaman mamaya kung ilang libo ang voter turnout dito sa paaralan na ito ngayong halalan. Para sa halalan 2022, Jackie Pascual, ABS-CBN News. So Jackie, malinaw lang no, may 60 vote counting machine sa eskwelahan na yan, isa lang ang nasira, napalitan ba yon? Yes, tama ka rin. Isa lang ang nasira sa mahigit 60 mga vote counting machine dito sa paaralan. At napalitan ito ng COMELEC agad-agad kasi nagkaroon ng hindi mabasa ng vote counting machine ang balota. Kaya ang ginawa, hindi nila maayos on-site. Kaya for replacement ang naging hatol o ang nangyari. Kaya after 2 hours ka rin, napalitan ng COMELEC at nagtuloy-tuloy ang botohan sa naturang presinto. Karen? Maraming salamat, Jackie Pascual.